107.1 Radyo Bandera Nara, 96.9 Radyo Bandera Quezon, 104.3 Radyo Bandera Rizal, 89.5 Radyo Bandera Brooks Point, 94.5 Radyo Bandera Rio Tuba Matarasa, 98.9 Radyo Bandera Cuyo, 93.9 Radyo Bandera Rojas, 107.1 Radyo Bandera San Vicente at 88.7 Radyo Bandera Coron, mga balitang bago at totoo sa bayang mapapanood sa Bandera News TV Channel 38, Radyo Bandera Network, pinakarespetado sa news and current affairs. Basta Radyo at Telebisyon, ibandera mo! Radyo Bandera! COVID-19! Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition! Police Reports! Hospital Reports! Market Reports! Weather Update! City Hall and Capitol Reports! Local, Regional, National, and International News! Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon, lalawigan ng Palawan. Magandang hapon, lungsod ng Puerto Princesa. Magandang hapon, mga kabandera. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Kalabing apat sa buwan po ng Oktubre taong 2020. Bandera Reports Afternoon Edition. Mga kaibigan, tayo ngayon po sa bayan na pong napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan, simula po norte hanggang sur. At tayo din po napapanood sa ating pong Facebook page, yun pong Radyo Bandera Philippines at ang Bandera News TV Philippines. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa pangalan pa rin po ng buong puwersa ng Radyo Bandera Philippines Incorporated, ako naman po ang inyong lingkod, Ed Agarap. Bandera Reports Afternoon Edition. Radyo Bandera COVID-19. Samantala, mga kabandera, alas 4:12 po ng hapon at ang oras pong yan ay hatid po sa atin ito ng DTX 500. Ito po, mga kaibigan, yung gamot na sa diabetes dahil po sa ito po ay nakakatulong magpababa na po ng inyong pong mga blood sugar. Malinis o naglilinis po ng inyong pong dugo at nagpapalakas ng mga ugat. DTX 500, iwasan ang pagkabulag, pagkaputol ng paa o ang amputation, pagkasira po ng kidney at pamamaga ng atay dahil sa diabetes. DTX 500, mabibili na po sa lahat ng Doc Samaritan Clinic, Drugman, The Generics Pharmacy at mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, mga kaibigan, alas 4:13 po ng hapon at sa pagkakataong ito, ha, mga kaibigan, puntahan muna natin yun pong ating mga live reports. Bandera Live Report. Unahin muna natin yung pong balitang dala ni Kabanderang Kaiser Gomez kung saan yung pong karagdagang mga hand washing facilities sa public market ng Quezon sinusulong sa sangguni ang bayan. Sa detalye po ng balitang yan, Kabanderang Tengginto Kaiser Gomez, ibandera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon, Kabanderang Edgar, maliban sa mga nauna ng pinagawa ng mga hand washing facilities sa iba't ibang eskwelahan sa mismong poblasyon ng Quezon, sinusulong rin ngayon ang karagdagan ng pasilidad, partikular naman sa mismong iyang bayan ng munisipyo. Ito ay kasunod na rin ng Provincial Resolution Number 2020-25422 na hinuhi o humihimok sa bawat munisipyo sa lalawigan na magkaroon ng hand washing facility sa bawat merkado. Naniniwala ang mga mambabatas sa malaking tulong ito para maiwasan ang pagkalat ng pinangangambang virus sa COVID-19, lalo pa wano na sa araw-araw ay iba't ibang tao ang tumutungo sa pamilihan. Ayon sa mga opisyal, sakaling mang may sakatuparan dito ang magiging sistema bago payagan makapasok sa loob ng palengke ang sinuman, kinakailangan muna nilang dumaan sa nagurang mga pasilidad para maghugas ng kamay. Kaugnay niyan na muling riripasuhin sa konseyo ang nasabing panukala para naman sa tao pagtalakay ng ilan ang pondo para dito. Yan yung report mula rito sa Radyo Bandera Quezon, Kaiser Gomez, para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs,
Bandera News Philippines. Okay, and thanks. Saan daw ilalagay natin yung mga karagdagang mga hand washing facilities na yan? Inaasahan ka, Bandera Net, ayon na rin sa ating mga mababatas, itatayo yan sa mismong entrance ng palengke kung saan pagpasok pa lang ng mga mamimili maging yung mga stall vendors or stall owners sa loob ng merkado, ka, Bandera Net, bago sila payagan makapasok sa palengke. Kailangan muna nilang dumaan sa nasabing mga pasilidad para maghugas nga ng kamay. Ito ay para maiwasan na rin yung pagkahawa-hawa ng pinangangambahang sakit na yan, kabandarang kaya. Oo, mga ano naman yan, Teng? Mga ilang piraso naman kaya mga ano yan, yung mga hand washing na yan, facilities? Oo, dahil merong dalawang entrance itong palengke. Sa galing sa mismong terminal, merong entrance dyan. At sa kabilang highway, meron ding entrance. Subali, dalawa inaasang itatayong pasilidad, kabandarang kaya. Pero ito ay pag-uusapan pa rin sa sanggunian dahil wala pa namang nakalaang budget para sa pagpapagawa nitong nasabing mga facilities, kabandarang head. Oo nga, dalawang piraso yan. Gano'ng bakalaki ang tingkat? Gano'ng bakalaki yung pondo na kailangan dyan gamitin? Hindi pa tukoy ng ating mga mababatas. Hindi pa rin ako gano'ng kalaki talaga ipapagawang facilities dahil ito ay patuloy pa rin repasuin sa sanggunian, kabandarang head. Pag-uusapan at kung saan magagaling yung budget na ilalaan dito sa nasabing proyekto, kabandarang head. Okay, huwag ka magalit. Anyway, maraming salamat, kabandarang Ting Gomez. Thank you so much, kabandarang Edgar Agarap. Yan pala yung mahuling update dito sa Quezon. Magandang hapon. Oh. Bandera Live Report. Kala mo, galit si Ting, sumasagot pa eh. Di ba? Anyway mga kaibigan, alas 4:17 po ng hapon, naggaling po ng Quezon. Puntahan naman po natin ito pong bayan po ng Rizal kung saan kampo ni Rizal Mayor Otol Odi. Ikinatuwa ang pag-absuelto na sangkunian panlalawigan sa kasong isinampan ni Vice Mayor Norman Ong. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang Jay Gamelo, ibandera mo. Bandera Live Report. Ngayon ni Rizal Mayor Otol Odi ang naging hakbang ng sanggunian panlalawigan na naging absolto ito sa mga kasong isinampa ng kanyang vice alcalde na si Norman Ong. Matapos ang apat na kasong administratibo ang isinampa ni Vice Mayor Norman Ong sa sanggunian panlalawigan laban kay Odi. Kabilang dito ang 2 counts ng gross negligence, serious dishonesty and falsification of official documents, 3 counts ng grave misconduct at grave abuse of authority. Sa panayam ng Radyo Bandera Rizal kay MacArthur Asopilia, tagapagsalita ni Odi, kanyang sinabi na bagamat sa ngayon wala pa silang formal na hawak na papel kaugnay sa pag-absuelto ng sanggunian panlawigan, pero matunay lang o ano na walang ginagawang katiwalian ng alcalde sa mga kasong isinampa dito. Nagpasalamat din si Odi sa mga taga-suporta nito na nagpakita ng tapang at buong suporta sa kanya. Samantala, patuloy ang pag-iikot ni Mayor Odi sa mga nasasakupan nito para pumustahin at hirahatiran ng servisyong pangangailangan ng mga ito. Yan ang balita mula dito sa Radyo Bandera Rizal. Bandera Live Report. Okay, maraming salamat ka Banderang Jay Gamelo. Magandang hapon muna pala kay walang basagan daw ng trip. Magandang hapon po idol kay J.A.N. J. A. Lesterio at kay Amelia Cano. Magandang hapon watching from Montalban, Rizal. Kaya Josefina Aurino na masabi magandang hapon po, nakikinig po kami dito sa Apok-Apok, Aburlan. Oy, magandang hapon po ha. Sa mga taga-Apok-Apok, marami tayong mga kamag-anak po dyan, mga kaibigan. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala mga kabandera, galing po na Rizal, puntahan naman po natin yung pumbayan ng Nara kung saan payout ng mga benepisyaryo ng SAP 2 sa bayan po ng Nara nagsimula na. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang Spark Sase, ibandera mo. Bandera Live Report. Nagsimula na nga mag-claim na kanilang mga financial assistance ang mga residente sa iba't ibang barangay sa bahay ng Nara na napasama ang mga pangalan sa nakatanggap ng ayuda mula sa programa ng gobyerno na Social Amelioration Program o SAPA, kung saan ito ay continuation lamang ng SAP 2 Recovery Program ng gobyerno. Kung matatandaan, natagalan ang pag-release ng nasabing financial assistance sa mga piling individual. Matapos sa laing mabuti ang DSWD ang mga pangalan ng mga ito, ito'y upang makatiyak ang gobyerno na hindi mauulit ang nangyari sa unang batch ng pamamahagi ng SAP assistance na nagdoble ang nabigyan nito. Samantala, sa huling pag-ipagulayan ng Radyo Bandera kay Ma'am Beth Cabillas ng NSWD Nara at sa halos 1,000 mga pangalan ang kanilang isinumite sa DSWD National, kung saan 500 dito ang kulay na
ang mga pangalan na sigurado ng makakatanggap ng 5,000 piso na dadaan na sa remittance company na kinuhang partner naman na niya DSWD. Yan ang report mula dito sa Radyo Bandera Nara, 5:30 para sa pinakarespetado sa News in Current Affairs. Bandera News Philippines. All right, Spark, ibig sabihin sa 1,000 mga pangalan na naisumite na doon sa DSWD National, 500 lang 'yung naaprubahan. Oh, ayan yung kabanderang Ed, ang unang pangalan, ano, kasi yung unang 500 isinumite. Bali na sa 700 na, no, yung sa 700 na pangalan, 500 diyan yung pledge. So ibig sabihin kapag may baba yung 500, muling magpapadala na paragdagang mga pangalan doon sa national. So ang estimated nila na naisumite na doon sa national DSWD ay mga nasa 1,000 na. So okay, ang 1,000 na yan, hindi sigurado yan na lahat ay makakatanggap. Nakadepende pa rin sa banderang Ed sa ibababang mga pangalan na nga DSWD National, DSWD National dito naman sa local, sa NSWD. Yung yung mga pangalan na ibinaba na nga DSWD National, yan yung mga siguradong claim na makakatanggap ng 5,000 piso bawat isa kabanderang Ed. Alright, okay. Pero di ba, Spark, di ba, yan yung mga pangalan na yan na kanilang isinumite doon sa DSWD National, yan yung kanilang validate at kumpirmado sila yung mga hindi nabigyan noong mga unang pagbibigay ng SAP. Tama ka dyan, kabanderang Ed, ano? Pagdating sa barangay, yung mga pangalan na yan ay kumpirmado na hindi nakatanggap. Subalit, hindi talaga yung NSWD dito sa lokal yung magdidesisyon. Kapag na-clear dito sa baba, uli ilang isusumiti doon sa national at yung national pa rin na magsasabi ay mga pangalan na ito ay qualified na talagang makakatanggap ng 5,000 piso na tulong galing sa gobyerno. Alright. Okay. So, ibig sabihin pala, although na meron ng mga naisumiting pangalan, pero yung magbe-verify noon na Spark, yung national DSWD pa rin para sa pagbibigay ng SAP 2. Tama ka dyan sa banderanget. At yung 5,000 piso ay hindi na manggagaling pa sa NSWD, kundi galing na sa remittance na part na natuha DSWD National. Hindi na dadaan doon sa NSWD dito sa atin sa lokal. Alright, parang ano lang ito, parang i-inform na lang yung mga mabibigyan na pwede nyo nang kunin yung inyong 5,000 pesos doon sa isang remittance center. Tama ka dyan, kabanderanget. At doon naman sa mga malalayong lugar, base na rin sa huling pag-uusap namin ni Ma'am Beth Cordillas, ay yung malalayong lugar na hindi abot ng signal ay parang ano pa rin, hindi pa rin nila ng personal yung pera. Okay. Pero yung may mga signal naman sa baba, doon sa mga remittance sila kukunin. Alright, maraming salamat, kabanderan. Okay. Spark Sase. Okay, maraming salamat, kabanderanget. Magandang hapon, balik sa inyo. Bandera Live Report. Okay, mga kaibigan, alas 4:23 po ng hapon, galing po ng Rizaan ng Nara. Puntaan naman po natin yung pumbayan po ng Curon kung saan blessing ng turnover ceremony ng Municipal Children's Park sa bayan ng Busuanga isinagawa. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang Noel Bilarmino, ibandera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon, kabanderang Noel, isinagawa kahapon ng blessing at turnover ceremony ng Municipal Children's Park na matatagpuan sa kanang bahagi ng Municipal Compound, Main Gate. Inuunahan ito ni Mayor Vic Cervantes at Vice Mayor Alvin Idunga, kasama ang mga membro ng Sanguniang Bayan at mga opisyalis ng lokal na pamahalaan. Anila, ito ay katuparan ng dating pangarap lamang ng Punong Bayan at ng Iguio Busuanga na magkaroon ng Children's Playground na mapapasilan at mapaglalaruan at magiging meeting na rin ng mga bata sa panahon ng ligtas sa COVID ang kalagyan. Pinasalamatan din ni Mayor Vic ang mga membro ng Sanguniang Bayan at ang una ni Vice Mayor Idunga dahil sa resolution na kanilang ipinasa na naging daan para mailagay ang Busuanga Children's Park. Samantala, Kit Municipality Busuanga, ito ang mensaheng itinarating ni S.B. Luchi Cabantoy, Chairman Committee on Women, Children and Family sa Sanguniang Bayan ng Curon. Sa kanyang mensahe, sinabi nito na nakahahanga ang LGU Busuanga sa pagkakaroon ng Kiris Playground na nangangahulugang suportado ng LGU Busuanga ang pangailangan ng mga bata na obligasyong mapabuti ang mga ito. Yan ang ulat mula dito sa bayan ng Curon, Noel Bilarmino, para sa pinakarespetado sa News in Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat kay Bandera Noel Bilarmino mula po dyan sa Radyo Bandera Corona. Shout out daw kay Densky Agustin at kay Lilibit Roca Abres. Magandang hapon. Samantala mga kaibigan, galing po ng Curon, puntahan naman po natin yung pong bayan ng Brooks Point kung saan lokal na pamahalaan ng Brooks Point patuloy ang pamamahagi ng school supplies sa mga mag-aaral.
Isang detalye po ng balitang yan, Kabanderang Loredesa. Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Live Report. Patuloy na sumusuporta ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Mary Jean de Los Angeles Feliciano ang pamimigay ng mga school supplies of bag sa mga batang mag-aaral sa elementary particular sa Mati Elementary School sakop ng barangay pangobilyan sa bayan ng Brooklyn. Kanakalap ng news team sa pamamagitan ng tanggapan ng alkalde sa pangasiwa naman ng kanyang empleyado sa pamimigay ng mga bag school supplies sa mga estudyante sa nasabing paralan. Ito ay isa sa layunin ng alkalde na matulungan ng mga magulang sa pagsuporta sa mga batang mag-aaral nang sa ganun ay mabawasan man lang umano ang gastusin sa mga anak bagamat sa mga paralan ito hinatid ang mga gamit at inaabot na lamang sa mga magulang. Samantala ay tinatuwa ito ng mamamayan sa patuloy na pagsuporta ng alkalde sa kabila ng kinakaharap na problema sa bansa. Mula sa Radyo Bandera, Brooklyn, Loria Sandidez, tapos sa pinakarispitado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Samantala, diretso na naman po kagad natin mga kaibigan yung pong bayan ng Batarasa kung saan bangka ng isang manging isda sa bayan ng Balabac nasira ng malakas na alon. Sa detalye po ng balitang yan, Kabanderang Frank Tronco, ibandera mo. Bandera Live Report. Okay, magandang hapon, Kabanderang A. Magandang hapon, lalawigan ng Palawan. Tutol ang pruwa ng isang bangka matapos mabagsakan ang isa pang bangkang habang nangangawil sa payaw sa laot ng barangay Bangkalan, Balabac, Palawan. Ayon sa impormasyon na kalap ng Radyo Bandera, sa pahayag ni Aljon Padilis sa sakayin ng bangkang lumubog bandang alas 12 ng gabi, pwetsa 12 tango sulukuyan, nung tumabi sila sa payaw upang magtali. Kasabay ang tatlo pang bangka, ngunit ilan sa lakas ng hangin at malalaking alon, nagrambulan ang mga bangka at nagkabanggaan sa hindi inasaan nang mabagsan ang kuwit ng isang bangka ang kruwa ng kanilang bangka at naputol ito. Lumubog kaagad ang kanilang bangka, nakagad naman lumangoy at lumipat sa kasamahang bangka ang biktima at ang kasama nito. Maswerte naman na walang nangyaring masama sa kanila maliban sa putol ang kruwa ng bangka nito. Bandang alauna ng madaling araw nang inila ng apat na bangka, ang bangka ang lumubog upang dalhin sa tabi. Ngunit ilang sa layo ng payaw na kanilang pinanggalingan nang makarating sila sa sitio Tigdalungon bandang alas 7 na ng gabi, pitsa 3 sitang kasalukuyan. Sa ngayon, sa sitio Tigdalungon, nakabara ang masasabing bangka para sa pag-repair nito. Mula sa bandira nyo, Sir Yoto Babatarasa, Frank Tronco para sa pinakarespetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Okay, maraming salamat Kabanderang Frank Tronco mula po dyan sa Radyo Bandera Batarasa. Ang ganda ng buhok ko ngayong hapon. Ang gulo-gulo eh ha. Samantala mga kaibigan, parang ano lang ito, buhok ni Mark Steven Valdez. Mga kaibigan, si Ryuta Miyagi. Akalain mo yun, di ba? Talaga naman ako. Alas 4.28 po ng hapon mga kabandera. Magbabalik pa rin po ang Bandera Reports Afternoon Edition. Makalipas lang po ang ilang paalala. Balita ba't mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating kalawang official Facebook page, Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson, Basta Radio. Ibandera mo! Moreta Shipping Lines Incorporated is a premier domestic cargo shipping company in the Philippines. Moreta has a fleet of 12 vessels catering to Southern Luzon, Visayas, and Mindanao region. Our fleet is composed of multi-purpose vessels with heavy lift cranes, which are very well maintained.
With a reliable fleet, we are able to offer fixed sailing days direct to Palawan. Now sailing 3 times a week to Palawan. With our modern equipment and facilities, we are able to efficiently serve your shipping requirements. We can serve your containerized cargo, refrigerated containers, loose cargoes, heavy lift cargoes, vehicles, and project cargoes. With our adaptable workforce, who are passionately delivering the services of Moreta, allowing us to be on time all the time. Moreta will continue to be reliable, efficient, adaptable, and to have integrity to our services. The practical choice, providing quality service at a reasonable cost. Moreta Shipping Lines Incorporated. On time, all the time. Nandito kami ngayon upang mamahagi ng tulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan dito sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ang Moreta Shipping Lines Incorporated ay mamimigay ng 400 bags na food packs sa mga barangay po na aming mapupuntahan. Kami pong taga Barangay Bangkaw-Sigat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong tulong sa amin. Marami pong natutulungan sa amin, lalong-lalong na po yung mga nangangailangan. Sa taga Moreta Shipping Lines, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong ayuda. Sa panahon ngayon, dito natin makikita ang pagmamalasakit at pagdadamayan ng bawat isa. Problemang pangkalusugan. Nag-aalangang magpakonsulta dahil iniisip ang gastos. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Dahil nandito ang Nature's Medic Center for Alternative Medicine para sa libreng konsultasyon araw-araw. Hatid po sa inyo ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Bukas ang Nature's Medic Clinic at Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic para sa inyong mga katanungang pangmedikal. Ito ay matatagpuan sa Radyo Bandera Compound, Roja Street, Barangay Maligaya, Puerto Princesa City. Tara na at magpakonsulta. Ito po si Dr. Glenn Sanico ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Sama-sama po nating solusyonan ang karamdaman at panatilihing ang kalusugan ng ating pamilya. Wow! Mas masarap! Trabungko Salabat Pure Ginger Tea. Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng Trabungko Salabat. Trabungko Salabat, nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan. Kabag, pananakit ng tiyan, mabisang lunas sa diarrhea. Pagkahilo, pananakit ng ulo, nakakapagpababa ng cholesterol level. Tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan. At higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungko Salabat. Wala nang hihigit pa sa sarap. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito?
Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medi Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medi Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medi, Nature's Medi Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature. Han, you're my one and only. Kung doble, mas okay. Huh? Kini o, Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamunggay. Makatabang sa kahimsog kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Sa usa ka kapsula ra na, ha? Santon Plus Herbal Capsule. Balita ba at mainit na sa pinanghanap niyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po niyo kabandera ng Ludibelio, Basta Radyo, i-bandera mo. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta Radyo, i-bandera mo! Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-anim na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may price na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Main Brands and Chinatown Mall ang manalo para sa weekly draw ay si Kai An Gadon, Barangay Mandaragat. Thank you and maraming salamat po. Sa pinalito po man ng weekly draw, ang mapalad na nanalo ay si ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
Okay, balik po tayo mga kaibigan. Alas 4:40 na po ng hapon. At ito mga kaibigan, itong usapin na ito, yun pong pagsasampa po ng kaso ni SDS sa Bayubay, mga kaibigan. Dito po kaya Principal Roger Carrio, yung pong chapter head, mga kaibigan, Association of the Philippines School Secondary Head, mga kaibigan, o NAPSI, no? Sinampahan po ito ng kasong administratibo ni SDS Bayubay, mga kaibigan, dahil nga daw po sa kanya pong mga ginagawa, no? Laban naman dito kay SDS Bayubay. So, eto mga kaibigan, mamaya po ng konti ay hingin po natin yung magiging reaction dito ni Principal Roger Carrio, mga kaibigan, na kasong administratibo na isinampa po sa kanya ni Bayubay. Bandera Reports Afternoon Edition. Ngayon, ang tanong dyan, ano po yung ground o ano po yung naging basihan ni SDS Bayubay, mga kaibigan, doon po sa pagsasampa niya ng kaso kay Roger Carrio, mga kabandera, na sinabi na naman ni Roger Carrio yung pong mga kanila pong nakikita, mga kaibigan, na ginagawa po o yung maluhong pamumuhay ni SDS Bayubay. So, sa kabila po niyan, ito po ay nakabot na po sa kalaman po ng ating pong regional director, mga kaibigan, na si Benjamin Paragas, no? At binabanggit niya, mga kabandera, na ongoing na rin naman daw po ngayon yun pong kanilang ginagawang validation o yung kanilang pong investigation, mga kaibigan, dito po sa mga aligasyon ng mga teachers, mga kaibigan, samahan po ng mga teachers ito, tatlong association, mga kaibigan, at kabilang nga dito si Principal Roger Carrio. Bandera Reports Afternoon Edition. So, mga kaibigan, ngayon, nung kahapon naman, mga kaibigan, napirmahan na rin po ni Governor Jose Chavez Alvarez yun pong resolution, mga kaibigan, na ni-request ng sangguniang pananawigan na pasamantala munang i-relieve si Bayubay habang gumugulong po yung investigasyon. At yun po yung request ngayon ng sangguniang pananawigan. Pero, ito lamang mga kaibigan, ng manakarang araw ay nagsampa naman ang kaso si Bayubay kay Principal Roger Carrio. Nasa kabilang linya na po si Principal Roger Carrio, mga kaibigan. Sir Roger, magandang hapon po. Si Ed Agara po sa Radyo Bandera po. Magandang umaga, Ed. Mabuhay kayo. Opo, sir, unang-una, hingian lang po muna namin kayo ng reaction dito po sa pagsasampa po ng kaso sa inyo ni SDS Bayubay. Ano pong reaction natin, sir? Bali, parte na lang ako sa mga naharas niya kasi marami na siyang pinanglipat, pinangbabalaan, pagiging sumunod ay may mangyayari. So, marami din siya ng mga pinapalipat na hindi nakabatay doon sa DepEd order kasi may mga guidelines yan eh. Transferring teacher from one station to another, you have to abide what has been provided by the DepEd order. So, kompleto lahat yan, no? So, kailangan may rason. Kahit sabihin mo pa, in the exigency of the service. Kailangan you have to establish that there was an exigency of the service before transferring teachers from one station to the other. Ang kaso ko, napailan niya ako ng kaso, yun nga, nagulat ako kasi parang na-monitor ko rin yung kanyang paghingi ng extension to answer the charges, the complaint against her by the central office. Nanghingi siya ng extension for 10 days kasi meron pa raw siya gagawin. Apo. Pero nakapile siya ng charges sa akin na dapat siya nang inuna niya. I-counter niya muna yung complaint na nauna nakasampa sa kanya. Mm-hmm. So, ako ang inuna niya. Kaya parang mahirap ma-justify yung sinasabi niya na wala sampa na akong kasi busy siya sa paggawa ng ganito, ganyan. Uh-huh. Pero nagawa niya yung pag-file ng kaso laban sa akin. Ano ba? Mm-hmm. So, sa akin naman, everybody has the right to do that kasi that is a constitutional right for everyone. Uh-huh. If they decide to do that, then malaya sila. Aha. Pero sir, ano ra po sir yung nakikitang basihan nito po ni SDS Bayubay para sampahan po kayo ng kasong administratibo? Parang nandiyan yata, na-forward ko yata yung mahaba-haba niya na kung ilang pages yun. Mm-hmm. Ito na po siya, sa pagladlad natin ng mga allegation laban sa kanya. Mm-hmm. I-announce natin dito through radio sa pamagitan ninyo. Mm-mm. Nakarating sa ating mamamayan. Pero maliwanag na naman nakalagay doon sa Section 1, Article 11 Apo. Of the 1987 Philippine Constitution that public office is a public trust.
Tapos nakalagay doon na we are accountable to the public. Okay. So, yan lang yun ang parte na ginawa natin na hindi naman siguro maging isang kasalanan. Yun, okay. So, Principal Acario, maliban po dito, mayroon ba na ba nagpaabot ng mga suporta sa inyo, inyo po mga kapwa guro, sa pasampa po ng kaso sa inyo ni Bayubay? Meron silang, makikita naman natin sa Facebook niya na ina-upload ninyo. Apo. Marami mga reaction diyan. Parang wala man, wala pa naman yatang reaction diyan na magpabo sa aming superintendent. Mm-hmm. Hindi kumbaga, kami ang nagre-representa ng imahe ng Division of Palawan. Na kung nagawa niya ito sa amin, pwede mangyari sa lahat. So, kami ay nanawagan lang doon sa aming mga kasama, mapaguro, mapa-school heads, mm-hmm, na magkaisa tayo na makuha natin itong katarungan na para sa atin. Apo. Pero sir no, hingin ko rin po yung inyo pong opinion dito doon po sa pag request po ng sanggunian panalawigan sa Department of Education na pansamantala ay bigyan muna ng suspension order o suspindihin muna o i-relieve muna si SDS Bayubay habang ongoing po yung kaso na kanila pong iniimbestigahan. Pabor po ba kayo dito o hindi, sir? Kasi pabor na pabor tayo diyan kasi sa ngayon nga ongoing yung investigation, pero siyempre nasa social, nandoon yung sinasabi na pag-abuso ng kapangyarihan. Apo. Na kahit dyan sa division office, may pinapapirma siya dyan. Mm-hmm. Kahit sa labas, may pinapapirma siya. So, superintendent ang sa pamagitan niya. Kasi parang may nabasa rin, nakapuslit din dito sa amin yung pinapapirma niya, yung premise nakalagay doon. So, hindi maganda kung nandito siya. Kasi pwede niya i-abusohin yung karapatan niya para ma-deprive yung mga hindi dapat ma-deprive. Ayan, okay. Pero kayo po, Principal Cario, kayo po ba ay handa na o meron na po ba kayong mga naihanda na pong sagot dito po sa mga kasong administratibo na sinampa sa inyo ni SDS Bayubay, sir? Kasi hinihintay ko pa yung ano, kasi na-forward din sa regional office eh. So, it must be the regional director who will give me notice to submit a counter affidavit on the charges filed by the SDS. Okay. Habang wala pa yon, magbasa-basa lang muna tayo. Baka mamaya makatulong din. Apo. So sa ngayon po, sir, ano po yung ating pong mga ginagawang paghahanda o ano po yung ating pong mga preparation para po harapin po yung kasong ito, na yung kasong administratibo? Ano lang, doon lang sa mga konting technicality, yung sinasabi natin na pagsiwala natin sa ng mga nangyari doon sa DepEd, doon sa public, wala masyadong weight yun, ano? So, mm-hmm, yun lang, may mga technicality din doon, pero siyempre, sagutin ko na lang yan pag nandiyan. Opo, at saka tingin natin, sir, hindi naman ganun kabigat yung mga paratang sa inyo o yung mga ebidensyang inihain o ihain ni SDS Bayubay dahil kayo naman po ay tamang nagsabi lang po kung ano po yung katotohanan, Principal Cario. Tama po. Alright, okay. So, Sir Cario, kung nakikinig po ngayon si SDS Bayubay, any message para po sa kanya, Sir Cario? Go ahead po. Sa aming school division superintendent, nandiyan pa rin tayo na, kumbaga, yung tao, wala naman perfecto na tao sa mundo, pero hinihingi natin ang kanyang pag-unawa at saka sana ang pagbabago sa kanyang liderato na magiging totoong tao lang tayo. Kung sa akin, kung mayroon man akong nasagi dyan na hindi dapat, pasensya na. Mm. So, siyempre, hindi natin naiwasan na maging emotional sometimes na nakita natin yung andyan, pero hindi nagamit sa tama. So, sa kay Mambayubay, bata pa siya, malayo pa ang kanyang mararating, may pagkakataon pa para, siyempre, kami yung salamin eh. Uh-huh. So, dapat, kung ano ang mga reaction namin, na dapat i-consider niya yan para din sa kanya yon. Mm. So, yun lang po. Okay. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Principal Roger Cario, at magandang hapon. Good luck po sa inyo po, sir. Salamat. Magandang hapon. Alright. Bandera Reports Afternoon Edition. Ayan naman pala yung mga kaibigan, no? Well prepared naman sina Principal Cario, mga kaibigan, sa mga kaso pong ihain sa kanya. Ito po ni SDS Bayubay, mga kaibigan, dahil ayon sa kanila ay ginagawa lang po nila yung tama kung ano po yung sa tingin po nila, dahil meron talaga silang mga basihan, ano, mga kaibigan. So wala pong personalan ito, mga kabandera, ha, kundi ito po ay para na rin po, ito po yung ginagawa nila para na rin po sa kapakanan ng kanila po mga kapwa guro. So although na meron po mga simpatsya, no, na nakukuha si Principal Cario, mga kaibigan, sa kanya po mga co-teachers din, sa mga kapwa niya, principal, kapwa guro, mga kaibigan, pero tuloy pa rin po yung kanila pong laban. Alright, ikaw,
Okay, mga kaibigan, so alas 4:50 po ng hapon, konting update lang po tayo mamaya siguro ng konti, no, sa bayan po ng Kuyo, kasi meron po tayong natanggap na balita. Actually, mga kaibigan, isa na po ang bayan ng Kuyo yung meron pong pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa lalawigan po ng Palawan. So mamaya po ng konti siguro, kung nga pa pwede, ay atin pong makausap si Mayor Macoya de los Reyes, mga kaibigan ng bayan po ng Kuyo, para humingi po tayo ng update sa kanya, no, kung ano po yung ano ba nangyari, bakit po biglang dumami yung kaso po ng COVID sa bayan po ng Kuyo. Nasa kabilang linya na po natin ngayon si Mayor Macoya de los Reyes. Mayor Macoya, magandang hapon po sa Edagara po sa bandera po, Mayor. Sir, magandang hapon din po at sa lahat po ng nakikinig, magandang hapon. Apo, una-una, Mayor, kamusta po kayo? Kamusta po yung bayan po ng Kuyo? Ito ayon, sir, medyo nagiging okay-okay na din kasi medyo hindi na rin nagkasangasanga masyado. Mm-hmm. Yung mga nagiging positive po dito sa atin sa bayan ng Kuyo. Apo, sir, kumpirmahin lang po natin kasi maraming mga bilang na lumalabas ngayon. Ilan po ba talaga ngayon, sir, yung kaso po ng COVID dyan po sa bayan po ng Kuyo? Sir, yung total po case namin dito is 97. 97? Opo, total po yan. Yung active po namin is 63 yung active case po ngayon. Opo, opo. Okay, Mayor, kasi nung mga nakaraan ko, konti pa lang po yung ating pong COVID case sa bayan po ng Kuyo. At nagtataka din po yung ating pong mga kababayan po dyan, bakit na po parang biglang lumobo. At yung Kuyo na po ngayon, yung meron pong pinakamaraming kaso ng COVID sa buong nalawigan ng Palawan. Mayor, ano pong ating pong reaction dyan? Sir, siyempre siguro dahil sa pagkukontak trace at saka aminado naman po ako na medyo mauwi na yung pagkukontak trace kasi kung hindi po wala pong namatay, hindi po namin nalaman na may COVID na pala dito sa amin sa bayan ng Kuyo. Opo. Pero ngayon po ngayon, sir, kaya dumami kasi nga nag-contact trace kami. Sa ngayon, medyo ma-okay-okay kasi yung last year 104 po na swab test na pinadala namin, lahat naman po isang barangay na lang. Okay, okay. So, although na ito po, Mayor, ay karagdagan pong burden po para sa inyo, pero tayo naman po ay handa po para bigyan po ng serbisyo, maayos na pakikisama yung ating pong mga kababayan po sa Kuyo, at ma-secure po yung kanilang pong kasiguraduhan, Mayor. Opo, sir. Lahat naman po, sir. Ginagawa namin, ma-servisyon lang po yung aming mga kababayan na naka-quarantine. Hindi naman po kami, hindi namin po mabibigay lahat, pero kung ano po yung kaya na ibigay namin dito sa munisipyo ay gagawin po namin para lang maibigay po sa aming mga kababayan na naka-quarantine. Apo, Mayor, meron po ba tayong data kung ilan po yung local at ilan po yung LSI, at meron din pa ba dito kasama yung ROF natin, Mayor, na sa mga kaso po na sa 63 na case na yan ng COVID? Sir, sa 63 yata yung local natin is 63. Lahat pa po yan is local. Apo, local po yung 63 na yan. Opo, sir, local na po yan. Apo, hindi po daw kasama, Mayor, na wala pong LSI, wala pong ROF. Ano po, sir? Hindi po doon may kasama o wala po doon yung LSI at yung ROF po natin? Wala po doon? Hindi doon kasama sa 63? Wala po, sir. Para yung local po yan. Pero yung isa po dyan, sir, is LSI. Pero kinount na po na local kasi more than 14 days na po siya sa facility. Saka po siya na-detect na COVID. Yun, okay po. Mayor, ilan po ba yung bagong case po natin dyan ng COVID? Simula po nagdadag po itong pong, yung bilang po na yan. Yung ano po? Ilan po, Mayor, yung nadagdag o ilan po yung bagong COVID case dyan po sa bayan po ng Kuyo? Yung last po na nadagdag po sa amin ay 12 po. Yun po yung sa last na swab samples na pinadala namin na 104. Ilan po, Mayor? 40? Sa 12 po yung last na nadagdag po sa amin. Ah, okay, 12. Ito po, Mayor, yung result nito po ng pedala po nating mga rapid test o swab test dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Yung last po na pinadala namin, sir, is 104 na swab samples. Mm-hmm. Yung lumabas po na pinagpositibo ay 12. Okay, Mayor Macoy, alam ko po busy kayo ngayon. Last question na lang po. Meron pa ba tayong mga inihintay pa na darating po ng mga result na swab test?
Sa ngayon po sir, wala pa, pero mayroon pa po kaming i-contact trace. Baka po sa Sabado makapagpadala kami, pero hindi na po ganun karami katulad ng dati. Yan, okay. Siguro po, Mayor, bigyan na lang po natin na mensahe yung ating po mga kababayan po dyan sa Kuyo para naman po kahit paano ay ma-comfort po sila at hindi po sila, sir, mabahala. Go ahead po, Mayor. Ayun po, sa aking mga kababayan, ako po yung maasa na ito po hindi natatagal, magiging okay na din po tayo uli. Huwag na lang po tayo munang, pero huwag muna po tayo mag-kumpiyansa masyado. Kung ano po yung mga protocols na pinapatupad po ng munisipyo, sundin lang po muna natin. Ito po ay para sa apakanan naman po ng lahat ng mga taga-Kuyo. Huwag muna po tayo lumabas sa ating mga bahay, lalo na po sa mga nakalakto na barangay, kasi kailangan natin na hindi natin alam kung labas natin kung mayroon po tayong dala na virus pag-uwi natin sa ating mga bahay. Saka po sa lahat po ng mga frontliners dito sa bahay ng Kuyo, ako po ay nagpapasalamat kasi tulong-tulong po kami na magulaw dito para po malutas kaagad ang itong nangyayari po sa aming bayan. Alright. Sa lahat po ng mga tumutulong, salamat po. At sa aking mga kababayan, ipag-pray po natin na sana po ay maging okay na po tayo uli sa mga ilang araw na mga darating. Alright, okay. Mayor Maco de los Reyes, maraming salamat po. Good luck po at ingat po kayo dyan, Mayor. Salamat din po, sir. At magandang hapon po ulit. Okay. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Si Mayor Maco de los Reyes, mga kabandera ng bayan po ng Kuyo. So yun po mga kaibigan ha, meron pong 12 bagong kaso po na nadagdag, mga kaibigan, doon po sa bayan po ng Kuyo. Overall, meron po sila doon kasong 63 active case, mga kaibigan, dyan po sa bayan po ng Kuyo, mga kabandera. So sila po ngayon yung meron pong pinakamaraming kaso ng COVID sa buong 12 ng Palawan. Pero ganun pa man, mga kaibigan, hinihiling pa rin po ni Mayor Maco yung kooperasyon po ng kanya pong mga kababayan dyan po sa bayan ng Kuyo. Alright. Bandera Report. Alas 4:57 po ng hapon, mga kaibigan. Uy, magandang hapon, mahabol kay Ma'am Rose Galas. Sabi niya, narate po daw po siya at kay Von Marlon Laloy. Ma'am Rose, meron tayo sa paano, pasupresa ha? Samantala, mga kaibigan, niya na po naging kabuuan ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Miyerkules. Kalabing apat sa buwan po ng Oktubre taong 2020. Sa pangalan pa rin po ng buong puwersa ng Radyo Bandera Philippines Incorporated, ako naman po ang inyong lingkod, Ed Agarap. Samantala, susunod naman ang Alerto 38. At inyo po dyan makakasama yung ating pong smile, Station Manager, Kabanderang Ludibello. Maraming salamat, magandang hapon.